Man, headless, heavy, and exciting. Bakla yung character ko, so maglulugay ako para feel na feel. Sir, enthusiastic na bakla to o baklang conservative? Kasi hindi ko siya ma-picture out kung anong klaseng bakla. Parloristang bakla. Okay. Sis, a beautiful morning to you. Sumayo ang kagandahan! Bakla ako na, si Donald. Donald. Pagkita ka ng taon! Sorry po. Okay, tamay! Sis, ano nakain mo at ang aga mo ata? Aga mong bukas ng salon today. Sis, a beautiful morning to you. Sumaiyo ang kagandahan. At sumaiyo niyo rin. Ah, palang teka, makakabay ang weekend pag-aura mo sa bayan, no? Madami bang, ano, daming otoko? Ay, well, kota, kinabalo ang beauty ko kagabi. Hi, winner. Sana pala sumama ako sa inyo. Sabi ko naman kasi sa'yo, eh di naman... Ano ka pala? Nahirap yun. Mahaba, ano ba winner! Sana pala sumama ako sa inyo. Sabi ko naman kasi sa'yo eh, di ka naman sumama, so sorry ka na lang. Nakabili na pala ako ng mga stocks natin ha. Nararamdaman ko maraming utaw ngayon. Sabagay, katapusan na ulit. Sige, ayusin ko na yung ano, yung mga yon. Hi, Mother! Magandang buhay! Ano ang gusto niyong ipagawa? Hi, gusto ko sana yung ano, magpalagay ng hi. Ay, boga naman, Mother. Pwedeng pwede, kaya natin yan dito. O siya, may napili ka na ba? Ito. Dapat gaganda ako dyan. Of course, Mother. Maladyosa ang aking mga kamay. Ako ang bahala sa'yo. Sis, sarado pa lang ngayon yung laundry shop nila, Aling Chona. Ay, ganon? Paano yan? Ay, kailangan niyo ba na magpa-laundry? Ay, Mother, may alam po ba kayo? Ay, oo naman. May laundry shop ako. Ito, tawagan niyo yung number na yan para ma-pick up yung mga ipapalaban ninyo. Ay, hulugan ng langit, Mother. Akin na, ako na bahala dito. Ayan, ready ka na umaura, Mother. Ay, syempre naman. Kaya lang, yung matanda naging bakla rin. Oo naman. Magod ako. Galing bakla. Oh my God, thank you so much. Hangin muna kayo, hangin. Natatangin siya lang sila sa kanilang magkakapatid. Bali, isa na ito. Ay, naka, grabe naman pala. Siyempre, si Jules. Jules? Wala naman nakis na alala na otaku na nakwento mo ng pangalan eh, Jules. Says, wala talaga. Teka, Jules! Yung ano, yung Tiburcio, yung apo ni Lola Techi? Correct! Tumpak! Pak! 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 Teka, anong nangyari? Paano nangyari yun? Paano nangyari lahat ng ito? May sakit ka ba? Wala. Kahapon kasi nakita kami sa palengke. Eh, alam mo na sila, Aling Marta, hindi pa rin ako tinat... Potek! Sorry po! Pinagtanggol niya ako. Ay, Pak! Knight in Shining Armor pa lang, Peg. Hoy, ikaw ah! Baka magbago na yung bet mo. Sira, mas babae pa nga ako doon. Nakakatuwa lang kasi na okay na kami bilang magkaibigan saka... tama ka, mabait nga siya. Sabagay. Basta wag mo kayo pagpapalit sa kanya, ha? Sus, ikaw pa. Ikaw ang Becky friend ng taon para sa akin. Oh, Jules! Napadaan ka? Eh, pinamibigay ni ano, Lola Techi. Kamusta? Nandito ka rin pala. Leo? Yup, it's me. Nakapogi. Ayun o, lasing niya. Nakapogi galing Dubai. Ah, nung nakatambuan lang. Sinama kasi ako dito na dito. Jules, alam mo ba nung high school crush na crush kita? Yan, sabi ko. Pero ngayon nakita kita at mas napatunahin ko na gusto pa rin kita. Lasing ka na, may amats ka na pare. Ay wala. Patutunahin ko sa'yo na hindi ako lasing. Lasing? Story number 2 na kayo, no? Story number 2 out of 4 or 5 yata. Depende kung ilan yung matatapos. Pero usually 5 stories ang tinatapos nila. So, habang nandito tayo, marami-ramay na ako nakunang footage. Interview, may interviewin tayo. Dalawa sa cast. Yung isa nag-lipstick pa. Nandito si Maha, na dati nyo na nakita sa vlogs ko. So, interviewin natin sila regarding sa experience nila. Aha. And Angela. Yeah. Sige, ano lang to, kwentuhan lang tayo. Tell us about your experience.
Kasi nabanggit nila, nabanggit nyo na first radio drama project nyo ito sa IFM. Ang kinaganda kasi dito, normal conversation lang siya. Hindi mo kailangan pagandahin yung boses mo. Ito, itong ginagamit ko ngayon, yan din yung ginagamit ko sa drama. Siyempre pag una, usually una na yan. Adjustment. Adjustment pa, ganun. Tapos pinaiyak lang po ako ni Jordan Cesbillasan. Kilala niyo ba yun? Ayan, no? Ano, minsan nandun din yun sa ka-eksena mo. Mm-mm. Pero... natutunan ko na hindi sa lahat kasi ng pagkakataon dadalhin ka ng ka-eksena mo. Yes, so kailangan alam mo rin kung saan ka hugot, paano mo i-internalize yung linya, ganun. Mm-hmm. Siyempre na-apply ko naman din dito yung mga natutunan ko sa dubbing, like changing ng voices. Also si Angela, first ever ano niya, radio drama project. Copy-paste. So tell us about your experience. Copy-paste. Okay, next. Bago yung feeling na nasa studio ka, so may director sa harapan mo. So bago rin yung feeling na may ka-eksena ka. Yeah. Tapos, ayun, ano, nung first day, sobrang kabado talaga ako. So makit yung ulo ko. Pero, buhay pa naman. Nandito pa naman ang director. Ang background ko kasi more on theater siya. Pinakaiba of course sa theater. May katawan kasi dito boses. So, parang nakatulong yan sa akin para mas maging natural sa loob ng studio. So, yun. Parang somehow na-incorporate mo yung ano mo, yes, yung knowledge mo sa theater. Dito sa radio. Sobrang laking tulong. Hindi tayo mabubuhay ng pagmamahalan lang! Ano ay, talaga namang batang aray, pastilan. Naalala mo ba? Lola Shin. Sino ay, yun? Oh, no. Naalala nyo na. Normal matakot ka bahan, pero kahit na natatakot ka, go lang. Tulog. Hindi ka natatakot? O, kala ko ba magpatakot? Congrats sa buong cast ng Dear IFM. Swerte namin kasi nakasama ka namin, Ms. Kat. Wow! Thank you! So, ang masasabi ko sa experience ko, nag-share din. Hindi, ang sayo dito, guys, sa IFM. With tips ko, magdala ng jacket. Ayan, number one tip, magdala ng jacket. Lalo pag malamig ang recording booth. Malamig dito. Compassion mo talaga kahit anong... Katulad ko, may trabaho ako, pero ginagawa ko pa rin siya, hindi dahil sa pera. Mm-hmm. Dahil passion ko siya. Yeah. Pero namamalayan mo yung passion mo na pinagkakakitaan mo na eh. Oo, hindi mo alam. Hindi mo namamalayan kasi ginagawa mo lang yung gusto mo eh. Yeah. Yun lang, parang enjoy mo lang. Pag si Voice Over Flowers, gano'n? Ipapaban ko yan sa building. So ito, narinig po ba ako? Paano ba to? Oh my God! Tapos mo na, kakalimutan yung baba. Malisi mo, walang masasaway ha. Kung mali. Tayo mag-a-adjust. Okay. Lahat nanonood. Tapos si Voice Over Flowers. Okay na po, scene 3, number 65 na line. Tapos ang edad po nito ay nasa ano, 40s. Smells good! Thanks, Aya. Well, she looks like an older version of you. Might be your mom? Aya! Oh. Mom! Si Voice Over Flowers po. Cat. Po, Cat. So si Miss Cat, huwag niyo na po siya patapusin na sabihin yung comment. Pasok kayo agad ng Aya! Yung ganyan. So, yung siya nakita. Pag, yung pag-eksena, pagkabukas niya ng pinto, si Aya agad. Diretso lang kayo. Medyo bastos ang... Ganun. Okay po. Hi! Come in! Aya! Aya! Wow! Invisible na ba ako ngayon? We really need to talk this, my dear. I have good news about my divorce paper with your father. He already signed it. I'm finally free, my dear. Oh my! OMG! I'm so happy for you, Mom. You are finally free. Well, how about his property? Well, about that, my lawyer said. Ini-encourage ko kayo na patuloy na mag-tune in sa Dear IFM 1 PM hanggang 3 PM kasama si Tito Bakito. At syempre, sama-samang ma-inspired sa mga kwento. Sa mga aspiring naman po na voice artist o kaya gustong pumasok sa industriya ng pagboboses. Tingin ko dapat maging confident ka lang. Kung paiirali natin yung takot, hindi natin madidiscovery kung gaano kasaya yung mundo ng voice acting or pagiging voice talent. Alam kong nahihirapan kang patawarin ako. O kaya magtiwala ulit. Pero hindi ko kayang mawala ka sa akin. Lian, ikaw ang gusto ko. Ikaw yung mahal ko. Cheers! Thank you, Mom. Thank you. Hi, my name is Jem Abadregala and I'm one of the radio dramatists of Dear IFM on 93.9
Manila. Narinig ko lang na may audition ng ganitong drama. So, pag meron kayo narinig na gano'n, nabasa online, grab nyo lang yun. Makinig-kinig lang kayo ng radio drama, pakinggan nyo kung paano yung pag-atake nila. Kasi sa radio drama po, sa mga gusto maging drama, ang key po dyan, kailangan tunog natural ka. Sa kapag radio drama kasi, exudge eh. Diba, pagka-acting kasi, kita yung facial expression mo, kung galit ka. Sa radio drama, hindi. Wala po kayong makikita, kundi boss poses lang, maririnig nila. So, dapat, kung iyak, iyak talaga. Pagka, papakinggan ko yung story na ako yung bida, kinikritik ko yung sarili ko. So, kumbaga sa singer, parang papakinggan mo yung recorded song mo. So, may ganun din sa amin na tinatawag na sing-song. Yung sing-song yung may tono yung pagsasalita na hindi natural pakinggan. Pag meron kang idol na dramatista, huwag ka may insecure sa kanya, kundi set mo siya as inspiration na iba pala talaga yung atake ng radio drama sa dubbing. Dubbing kasi hindi pwedeng yung industry na yun na mag-adjust sa'yo. Tapos, kasi sa dubbing kasi, character-based talaga siya, no? Yung hindi free flow. Sa radio drama kasi, pwede kang mag-adlib, pwede kang tumagal yung buntong hininga mo. Sa dubbing, hindi. Task-based dun. Kailangan ihabol mo yung sinking. I am Jem C. Abadregala. And then sa Facebook natin, I have my Facebook page regarding my hosting and event singing career. Event singer and host Jem Abadregala. So ayun, thank you so much po. Boys Over Flowers. Isa kayo sa mga idol ko sa VO. Thank you po. Thank you so much. Thank you po.